So, already 3 na guys. Tapos, alam mo, papunta kami ng Leyte kasi wala na kaming gagawin dito sa Siargao. At, wala na kaming gagawin dito sa Siargao. Papunta naman kami ng Leyte kasi I'm gonna try to heal myself. I'm gonna try to find who I am, and somehow so ko rin ma-appreciate yung sarili ko. Oh, I'm very broken inside. I'm pretty bad. Tapos sobrang saya ko tingnan sa mga photos lately today kasi nga nag-travel ako, diba? Meeting people make me less pain somehow. Tapos gusto ko lang makita yung na mo ma-appreciate yung mga ginagawa ko na hindi lang palagi nang nakatanggap ng reklamo eh. So ngayon at least ako masama kayang anak ko at son. Gusto ko lang naman makita talaga yung ano niya. Gusto ko lang naman makita yung effort niya. Yung pagsinabihan kong OE siya. Pagsinabihan kong ano, talagang lilipad siya agad na hindi man lang kami hahanapin. Gusto lang naman ako ng ano, hanapin niya ako. Ano, makita yung ma-appreciate niya yung ano. Tapos, mag-effort siya kung gusto niya, kung talagang gusto pa niya na mabuo yung pamilya namin. Kasi ako, ini-equal ko naman yung ano, pag-balance eh. Hindi naman ako ano, talagang palaaway. Minsan lang talaga, napapagod na ako eh. Eh, tapos, iba kasi ako kapag mapagod ako eh. Alam mo, sa mga nagtatanong kung bakit binigay ko yung cards sa asawa ko, meron kasi akong, ano, dalawang card. Meron akong yung ginagamit ko. Yung sa akin na card, nandun sa akin, nung sa mga, ako naman talaga yung humahamak sa pera ko, hindi naman yung asawa ko talaga. Ako talaga yung humahamak sa pera ko. And, meron kaming tinatawag na savings, yun ang binigay ko sa kanya kasi, kahit alam ko na may pera siya, pero kaunti naman talaga yun, kahit mag-aaway tayo, gusto ko pa rin malaman, hindi naman pwedeng tumira na lang siya sa kasada kasi wala siya. Ako yung asawa niya. Ako yung nandito lang para sa kanya. Kasi pag dumating yung panahon na anong mangyari sa kanya eh, asawa pa rin ang hanapin, di ba? Walang iba. Kaya, ginagawa ko as much as possible para hindi rin ako, hindi ako bumitaw ng masasamang salita kasi ayaw kong pagsisihan balang araw. Sabi ko sa inyo, kapag mag-aaway kami, mas binabuti ko talaga na tumahimik kaysa bumuka pa ng bibi kasi baka yung masasakit na salita ina mailabas ko pa lahat. Hindi naman maganda. So, alam ko sa sarili ko na nahihirapan na ako ngayon kasi gusto ko makita yung sarili ko. Gusto ko hanapin muna yung sarili ko kasi parang nawawala na ako. Oo. Parang nawawalan ako, napapagod. Kasi gusto kong hanapin kung hanapin yung sarili ko kung kaya ko ba ng ganito. Kasi naman, lahat naman tayo. Lahat tayo eh. Gusto maging buo yung pamilya. Pero kapag hindi naman magiging mabuo na natin pilitin, kasi masasaktan lang naman din tayo, tapos yung anak natin, mas lalong ang pangitingnan kapag sobrang
malungkot ka, tapos tinitingnan mo yung anak mo. Tapos, hirap nga. Ang hirap nga kumain eh. Hirap nga kumain. Hindi nga ako makakain kapag wala akong kasama. Parang nalimutan ko, kung buong araw hindi ko kakain, hindi ko maalalaman, gutom ako. Kung noon, nakakain ako ng, hindi ako pwedeng hindi kakain, ng tatlong beses sa isang araw. Ngayon, kayang-kaya kung hindi kakain kasi hindi, yung katawan ko eh, hindi siya ano eh. Hindi siya nag, hindi siya umi-effect, hindi ko mapifeel yung gutom. Sabi ko sa kanya, sa message na ayusin ba niya yung taxes ko. So, kasi umuwi siya eh. Sabi ko sa kanya, umuwi siya. Tapos umuwi din. Masunurin siya. So, ayan. So, magpalamig kami visit isa. Tingnan kung saan talaga kami dapat. Kasi ilang ulit na kami nag-aaway. Palagi nyo lang kami nag-aaway. Hindi naman kami palagi nag-aaway, pero palagi kami may mga sobrang malaking na pag-aaway talaga. Finfix naman namin. Pero minsan talaga, kapag palagi mong inaayos yung bagay, tapos babagsak ka naman ulit. Parang lahat ng mga bad things, yung mga ano, bumabalik. Kaya pinabuti ko mag-travel ako, dala yung anak ko. Kasi kahit paminsan, no? Kahit paminsan eh, mababawasan yung lungkot ko para mahanap ko yung sarili ko. Para... So ngayon, buta kami ng ano, hindi ko alam kung meron bang barko pang Surigao to Leyte, papunta kami doon. At tingnan ko kung kakayanin mo yung sarili ko, kung malimutan ko talaga ba yung ano. So ngayon, hindi pa kami talaga nag-uusap sa kanya ng usapan kung ano talaga, anong bagay-bagay. Ay, grap. So, nahihirapan ako. Gusto kong umiyak, pero ayaw kong umiyak. Kasi, ayaw kong makita sa buong mundo yung weakness ko. Kasi I'm empowering to be a strong woman. I don't empower to be weak. I want to empower to a woman that to be strong. At hindi ako umiiyak sa harapan ng anak ko. Kung may time man akong umiiyak ako sa gabi. Sa gabi ako umiiyak na hindi ako makita ng anak ko. Kasi, yung anak ko kasi sobrang malambot. Kapag nakita niya akong umiiyak, iiyak rin din siya. Tapos magkikis sa akin. Basta lang ako nalungkot. Diba? So ngayon, may kasama ako. Ay, wala akong kasama dito. I mean, namimit akong kaibigan. Kasi mas mahal kasi yung barko. I know, yung mahal kasi yung both. Mahal yung tricycle. Papunta sa boat. Kaya, sumabay na lang ako sa mga ano kakilala ko kasi pauwi rin sila para hindi na kami gaanong namahalan, maghati-hati na lang kami sa tricycle. So ito nga yung ginagawa ko. Buhay talaga to. So ayan guys, mag-impaki muna ako ha. Tulog pa nga yung anak ko eh. Pagmasdan mo yan araw-araw, tapos nanungkot ka, tapos tinatanong mo yung sarili mo palagi kung ano bang nagawa kong mali, kung ano ba yung para sa akin, binigay ko lahat, pero nakikita ko yung anak ko. Ano ba ginawa kong mali? Para, gusto ko lang naman mabuo yung pamilya ko. Gusto ko lang makita yung appreciation at understanding. Lamingin man ako minsan. Ay, kung makita ng ganyan, hindi mo palagi akong nabili ka. So, makapagod. Pagod na nga ako. Ayan guys,
papunta na kami ng Cebu, tapos ng Cebu, mag-Leyte. Pero nare-decide ko, uuwi muna ako ng bahay kasi tingnan ko muna yung bahay kasi malapit lang naman doon sa ano, kasi nga iniwan ni Aksel ng susi doon sa bahay, so ano ko muna, ipahiluna. So ayun, first time naman sumukin ni Liam dito ng barco na ganito. At sobrang maano ni Liam. Sobrang ma energetic yung barco dito. Siya. Pasaan yan? Walang palaiti dito, no? Walang palaiti dito. Kasi last time nagtanong ako, huminto na sila ng palaiti. Likot talaga nitong batang to eh. Stand up. Yan, sobrang hirap pag sama mo si Liam mo. Parang worm. You're like a worm. Go to bed. Bote, may bed sila. Lunch na. So my free meal sila. Tapos ito si Liam. Binhan ko siya ng isda. Tapos ginaling yung free meal. Kasi hindi kasali si Liam. Hindi ka kasali. Hindi ka kasali. Hindi ka din na sinali. Ha? Huh? Ito isda. Parang paksiw na isda, tapos ginawa lang ano, ginawang tinula para mas mabilis. Gutom na. Baba naman. Hulog ka. Ganito na lang. Jati, kumain. Luli ako. Init? Init. Economy class kasi. Punang Arsene. Uy, si Liam, biga. Malapit na dito sa Cebu. Malapit na tayo at si Mama Jessa nakasurvive. O, ayan yung anak ko. So, sa wakas, dito na tayo sa Cebu. O, ayan, pahiga-higa lang siya. Oh. Ayan niya. So we did it for 9 hours. So nagsisimula kami mag-travel. Gumising ako ng alas 2 ng umaga kanina. Tapos nagda-drive papunta sa Port Siargao alas 4. Tapos sumakay kami ng alas 6. Pagdating doon, sumakay naman kami ng pala alas 9 papunta dito sa Cebu, tapos 9 hours siya. So, good thing na hindi si Liam, hindi siya gaanong hirap. Kasi, salamat kay ate na nakasabay ko, kay kuya. Tapos, si Liam is hindi gaanong ano siya. Tahimik lang siya, tapos nanood ng cellphone. Hindi sobrang likot niya. Ayan. So, nandito na kami sa hotel kasi hindi ko na kaya magpapunta ng sa bus dahil nga si Liam sobrang ano na siya dahil nakatulog siya. Sobrang energetic niya. Tingnan niyo siya. Sobrang energetic niya. Sobrang saya-saya na niya. So, di na kaya niya kasi. So, iano muna ko siya. Kasi nagbubook ako dito sa Horizon kasi may pool sila dito. May pool sila dito sa Horizon para naman sumaya si Liam. At tingnan nyo si Liam. May TV dito. Maganda. So, naku si Liam. Ang batang to. So, ayun. Ilalagay na natin lahat-lahat dyan. Kasi, ang hirap naman itong batang to. O, lahat nang may ilagay na lang sa itaas. Tapos, mano sila dito. Hindi ganong mahal. May ref, tawag nun. May lutuan. May oven. Oven ba ito? No. Microwave. At ito. Ito mga plato ata to. Lumang plato dito. Paano ka magluluto? Walang plato eh. Merong kutsara. Ito. May kaunting baso. Ayan ang bed.
ang malaki para at may kaunting may supa, may kung madami kayo. Merong bed, oh, di ba? Bed. Oh, tu sumun saya niya, oh, energetic siya. Kasi, kasi nasasanin siya. Oh, nag-action-action na siya. Sana hindi lang, sana hindi mahulog yun sa amin kasi baka magbayad pa ako. Tingnan siya. Ayan, kahit sinisipon siya. Kahit sinisipon siya, oh. Oh. Ayan siya, sige. Kami lang dalawa magsasamin. Oh, sinama pa niya ako, sige. Arang, raw, 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 raw. Oh, oh. Head antos na siya. So yan guys, bye bye muna kasi bibilhan ko si Liam ng gamot para sipon kasi sinipin siya. Tapos papakainin ko din siya. So hindi na ako magdadala ng camera kasi gusto ko focus muna dito sa kasalit so, kasi dito mayroong maraming mga sasakyan para maano naman. Tapos marami kasi ano dito, baka istatsiron pa yung camera ko. So babay muna bako kami mamalit pa ako. Lilipaliguan ko muna si Liam kasi ano na siya, gusto talaga niya. Talagang gusto niya talaga. O sige, gusto niyang ipaano, pabidyuhan daw siya. O, naiyan siya. Gusto-gusto niya, pabidyuhan. Ayan, kakarating lang namin, hindi pa siya pagod. Ay nako, gusto na niya lumabas. Papakainin ko na siya guys. Bye-bye. Until next time. See you.